Hi guys and welcome back to my channel. And if you're new here, hello, I am Nebs Revit. So for today's video, I will be doing a review of this foundation, which is Maybelline's Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. So if you wanna know my thoughts about this product, then please keep on watching. Guys, we'll be reviewing this Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. So it's actually 4 PM already. Hindi ko ito matatry ng 24 hours just because I don't wanna sleep with my makeup on. Pero titingnan natin kung gaano siya maglalast sa skin or sa face ko. This foundation is in the shade 120, which is Classic Ivory. So I don't wanna bore you out with the regions anymore. First, full coverage foundation. Second, 24-hour wear. Oil control / shine free / oil free. Breathable and comfortable. Sweat and sebum resistant. Oil free and doesn't clog pores. Fade and transfer resistant. Mamaya tatry natin kung transfer resistant talaga siya magsusotay ng mask. Since ngayon, sobrang kailangan natin magwear ng mask everyday. If this is really transfer resistant or transfer proof, then this is perfect for going out. I already washed my face and moisturized my face. Ang gagawin natin today, guys, is first, itatest natin kung transfer proof ba talaga siya. Second is kung maglalast siya ng 24 hours talaga. So I will do my best to patagalin siya sa face ko ng sobrang matagal. Pag gising pa ako ng 4, sige. Ay, hindi, 12 hours lang yun. 24 hours pa lang. Nabukasan pa. Ayun nga. And then, ang third na itatest natin is if full coverage foundation talaga siya. So I bought this for only 450, parang mga ganun. I really like the packaging. Just super simple lang niya. And the pinaka gusto ko dito is pump siya, diba? Before kasi, yung favorite na foundation ko, which is yung Fit Me, dati, ano siya yung parang inaano lang, ganun lang, wala siyang pump. So, meron siyang pump. So, I really like that kasi hindi siya makalat. What I will be doing is sponge dito sa part na to and then brush dito sa part na to para makita natin kung may difference ba silang dalawa. Check muna natin. Hindi na ako naglagay ng primer. Moisturizer yung talaga yung nilagay ko. Just because wala akong primer. Wala na akong primer eh. Na-expired na eh. Personally, when applying my foundation, I really like using a sponge kasi feeling ko mas makapit siya sa face ko. Let's blend it. Wala nag-stop. Ano to? So, sa unang tingin, medyo parang hindi pa siya full coverage. Kasi feeling ko, maraming nasipsip yung sponge dahil bagong basa ka lang kasi to, bagong open ko lang. So, parang medyo matubig-tubig. Ewan ko, pero parang, di ba, as you can see, parang wala masyadong nagbago. Try naman natin with the brush. This part of my face, I will be using this brush. Let's do it! Feeling ko mas maganda yung application nito sa face kapag brush yung gamit. Let's blend it. Pansi, makikita mo na agad yung different ba? Parang kong painting. Yun yung itsura niya pag hindi ako nakalimlight. Hindi ako nandiyong light. At makikip, pantay naman pala siya. Ito yung sa sponge and ito yung sa brush. Pantay naman yung application niya. Akala ko na kanina hindi. Tapos ko na yung makeup ko and then I will be back with my thoughts. May nagbabalik ulit sa vlog! Hi vlog kita! Guys, so I am done with my makeup. Ayan, foundation lang yung nilagay ko. Hindi ako nalagay ng concealer, pero naglagay ko ng powder, kilay, mascara, and lipstick. Guys, nalagay ko ulit dito sa screen kung ano yung mga claims niya. So, iisa-isahin natin yan. If natupad. If nagawa nga niya yung mga sinasabi or mga kine-claim niya. So, first is, syempre, yung full coverage foundation. So, as you can see, guys, for me, full coverage naman siya. Kasi one layer lang itong ginawa ko. So, hindi na ako nag-second layer. And ayan lang siya. Ayan yung pinaka-unang layer niya. Natakpan niya na lahat ng mga parang acne marks. Yung mga pangit dyan. Natakpan niya lahat. Except lang dito parang medyo visible pa siya. Pero hindi naman super, super visible. Pero ayan o. Alam ko lang kasi na nandyan siya. Kaya ayan o. Kita niya yung part na yan. The rest, natakpan naman niya lahat. As you can see, makinis ang tapos niya, ang finish niya. So, that is a yes for me. Siguro over 100, mga 90. Kasi nga, ito nakaka-bother. Gitna-gitna ng mukha eh. So, syempre, kitang-kita yun, diba? Next is yung 24-hour wear. Again, I will be testing that later kung 24 hours ba talaga siya. Pero, detestingin natin kung ilang oras siya before maghulas. Kasi yung oil control and shine free, it is shine free. Pero ngayon pa yun kasi nakaka-apply lang natin. So, later, I will be updating you if it is really oil control. Yung finish yung foundation niya is matte. So, hindi wala kayong makikita na parang glowy. Mga mahilig sa matte foundation. Ayan. I think this is for you. Next,
naman is breathable and comfortable. Totoo yun, guys. Kasi ngayon, habang suot ko yung foundation, parang wala akong suot na foundation. Mas mabigat pa ngayon yung sunscreen eh. So, parang wala kang nilagay sa face. Para ka lang naglagay ng cream or ng moisturizer. Ayan. So, super, super gaan lang sa face. And maganda to kasi dito sa Philippines, sobrang init. So, ayaw naman natin yung makeup na mabigat. Yung sweat, and sebum. Sebum? Resistant? Feeling ko hindi. Kasi yung dito ko nagpapos, pag naglalagay talaga ako ng foundation or ng makeup, ito talaga yung pinakakawisin sa akin. So, ayan o. Pinagpapuwisan na ganyan dito ko. Kaka-apply ko pa lang ng foundation na. Siguro sa sweat, resistant, hindi masyado. Pero sa rest ng face, ganun. Pero dito kasi, ito talaga yung mapawis sa akin and hindi naman niya nare-resist ko. Hindi niya nare-resist. Oil-free and doesn't clog walls. Hindi ko ito ma-judge kung oil-free ba siya tsaka kung hindi siya nagka-clog ng pores. Kasi mamaya titingnan natin kung magpipimple ako. Kasi usually, ganun naman yung kapag ka nag-clog yung pores mo, mag-react ng negative yung skin mo. Correct me if I'm wrong. And then, fade and transfer resistant. So, ngayon, tatry natin mag-mask. Ang pinakakailangan ngayon. So, testingin natin if matatransfer siya sa face mask. So, for sure, lipstick ko matatransfer. Tap, parang testing talaga. Pati dito sa may pawis na part. Moment of truth. Wala nga. Diba yung lipstick ko na-transfer siya? Foundation, kahit kinap-tap ko siya, hindi siya na-transfer. Pinaka gusto ko dito guys is mabilis lang siyang i-apply. As you can see, yung application sa sponge and application sa brush, the same lang siya. Akala ko lang nauna hindi. Kahit na feeling ko medyo nasitsip na unti yung sponge. Pero hindi, pares lang siya. Yung finish din niya sa sponge tsaka sa brush, same lang, diba? Wala namang difference. Kahit na anong gamitin nyo na pang-apply ng foundation, pares lang siya. Right now, it's already 4:45 and may online class pa ako ng 5. I will be updating you later. Pero right now, I am really, really happy with the finish of the foundation. Kasi, diba, 1 layer lang yan, pero it's fine. It's good. Yeah, be right back. I will see you again later, alligator. 1 hour and 30 minutes na yung foundation sa face ko. And as you can see, ayun, wala pa rin hulas. And medyo na wala na yung sweat, the sweat. Nakatapat naman ako sa fan, so ayun, wala na siyang sweat. Okay pa naman siya. I will be back later for my final update. It is 8:20 p.m. and this will be my last and final update for my review of this Maybelline Superstay foundation just because maghihilamas na ako after this, maliligo kasi ang init guys. Ilaw na ako para you can really see kung ano nangyari sa face ko. Pero parang ang orange ko dito. As you can see, ayan pa rin yung foundation. Natatakpan pa rin niya yung mga acne marks ko, yung mga flaws ko dyan, yung mga pimple ko. Pag tinignan niyo yung mukha ko, parang kinis-kinis. When in fact, hindi talaga. Ito lang talaga yung problem area ko. Pero sa ibang part naman ng face ko, okay pa siya. Super kinis pa. Sana everyday ganito. I can say na it is really full coverage. Kasi again, 1 layer lang to guys. 1 layer lang and hindi siya natanggal. So, anami ko nang ginawa. Nagluto na ako kanina. Nag-online class ako. Actually, 2 class pa yung meron ako. Nag-online class ako. Nagluto ako. Kumain ako. So, pinagpawisan na ako and all. Pero dito sa part ng face ko, hindi talaga ako pinagpawisan. Except lang dito, ito talaga kasi yung lagi ako pinagpapawisan. So, ayan, pause talaga siya. Pag sinifil ko yung face ko, parang hindi na siya kasing oil-free kanina. Medyo ma-oily na siya, especially dito sa sides ng nose ko. Kasi, diba, madalas sa nose talaga tayo nag-oil up. Hindi rin ako nag-crease, especially dito. Ayan o. Ay, meron nunti. Sa kabila, wala naman. Yung 24-hour wear, guys, hindi ko siya matetest kasi, again, for me to test it, kailangan ko siyang itulog. Eh, hindi ako pwede matulog ng naka-makeup. Mag-aan pa rin siya sa face, hindi ko pa rin siya na-feel. So, that is a very, very good thing. Kasi nga, again, like what I said kanina, super init sa Philippines. So, mas gusto natin or mas maganda talaga na yung mga foundation na suot natin is yung parang wala kong suot na foundation. Diba? Pack na pack. Kasi parang wala kong suot na foundation. Pero kita nyo naman, diba? Full coverage pa din. Pack na pack pa rin. And by the way, kumain na nga rin pala ako. So, wala na akong lipstick. But yung foundation sa area na to, hindi siya natanggal. Dito rin, guys, kahit na nagpapawis na siya, hindi pa naman siya super natanggal. And last but not the least is yung fade and transfer resistant. So, I will be trying the mask again. So, itatry natin if after how many hours transfer ba siya or hindi. So, tap para talagang dumikit sa face natin. And let us see if matatanggal yung ating foundation. So, pati dito. Yan, pati dito sa sweaty part. This is the reveal. Ayun, wala pa rin siyang foundation. Alam nyo na guys na if lalabas kayo, this will not transfer. Hindi matatanggal yung foundation nyo. Hindi siya malilipat sa mask. What I can say about this foundation is this is perfect for those people na may oily skin. Kasi it can really give your face
regular matte finish. This will last you for a long time. So, for sure, wala naman sigurong tao na stay sa labas ng 24 hours. So, I think mga for 10 hours or 12 hours, di ba? Maglalast na to. So, this is already good for you. Ayun lang. Also, if you are the kind of person na ayun yung foundation na parang super bigat sa face, this foundation is perfect for you. If I'm gonna rate this foundation over 100, I will give it mga 95. I just wanna show you the face of my... Sabi ko sana the face of my face. Wait ulit. So guys, I just wanna show you kung ano itsura ng foundation in this light. So, hindi siya natural lighting, pero in this light. Ito yung itsura niya. So, diba? Oh my goodness! Thank you for watching. Please don't forget to give this video a like and comment down below your suggestions, recommendations, and kung ano pang gusto niyo gawin kong videos in the future in mga products or makeup or skincare na gusto niyo pang i-review ko. Click the notification bell to be notified whenever I post a new video. So again, thank you so much for watching and I will see you in my next one. Peace out.